So, ito guys, pag-usapan po natin. O meron pong mga membro ng Congress who are now urging the Senate to invite VP Sara Duterte to shed light doon sa gun allegation, doon sa kanilang witness nung isang araw laban kay Kibuloy. Okay, so basahin po natin yung balita tapos mag-react po tayo. Senator should invite VP Sara to shed light on an allegation made during a Senate inquiry that she and her father, PRRD, receive a bag of guns from televangelist Apollo Kibuloy. Sabi po dito ni Congresswoman Franz Castro ng ACP, if I were the Senate, I would invite VP Sara to answer the allegation. This is a huge allegation. She should face the Senate and address the matter instead of beating around the bush. Okay? Of course, narinig po natin yung nilabas ni VP Sara noong isang araw na sinasabi po niya that there will be a lot of attacks towards her dahil siya po ay vice presidente, dahil ang VP po ang inaatake daw ng mga gustong makuha yung posisyon ng presidente, at pero hindi niya diretsong sinagot yung pong allegation na sila po ay kumuha ng bag of guns doon po sa Glory Mountain ng mga ng Kibuloy. Okay, so aside from that, ito po, during the Feb 19 hearing, alias Rene said he had worked as a landscaper at Glory Mountain. He said he once saw the KGC leader carrying a bag loaded with different kinds of guns, which he would lay on the ground inside a tent beside his mansion. Okay, sometimes Rodrigo and Sara Duterte would also go there. When they were leaving Glory Mountain, they carried the same bags containing the gun. Yan. So, yung naging eksaktong sagot ni VP Sara, in the history of the Philippines, it has been a tradition to attack and throw all sorts of issues against the Vice President, perhaps because the VP serves as the primary obstacle to those dreaming of becoming President. Yan. So, itong si Congresswoman Castro criticized the Vice President's statement for not squarely addressing the allegation of receiving the weapons from Kibuloy. Okay, sabi niya dito, with due respect to the Vice President, her response had nothing to do with the allegations that she received a bag of firearms when she went to Kibuloy's mansion, accompanied by former President Duterte. What she said was like dodging the issue. It's just the case when you're vice president. Whatever. That's not related to the allegations against her. Ayan, sabi din po, nung isa pang representative ni Congresswoman Brosas, it is just an excuse. Yung daw claim ni Kibuloy na his life was in danger. It's just an excuse, so he would not be compelled to appear before the Senate and the House. What's clear to us is that he is being hunted by the U.S. Department of Justice. Yeah, so he needs to face the accusations against him, which are no joke. The victims need justice, and he needs to resurface. Okay, so, ayan, tuloy-tuloy po ang pressure. Laban dito sa pamilya Duterte. Nandiyan yung kay Digong, nandiyan din yung kay VP Sara. Talagang mabigat po yung laban. Nakikita nyo po yung pong mga congressman, kahit majority, kahit minority, talaga pong antatapang. They feel empowered po ngayon, at talagang kasi feel nila sila ay binubuli nung sa kampo ng mga Duterte, na wala na naman sa kapangyarihan, di ba? Si VP Sara yung nasa... So ngayon po ay tila ba, kumbaga, binabalik po nila, nasagutin nyo yung mga allegasyon. Diba, kung wala ka naman tinatago, di, pwede kang humarap sa Senado, sagutin mo yun. And categorically deny na wala kang natatanggap na bag of guns mula sa mga Kibuloy. At nagsisinungaling yung si alias Rene. Si alias Rene, tinitira na din po nung mga kumakampi kay Kibuloy, pinangalanan na, siya po ay tinitira na sa social media. So, pagulo po ng pagulo itong issue na to. At hindi ko po talaga alam kung saan pupunta, kung anong direksyon mangyayari ito pong awayan na to. Mukhang iinit pa, at mukhang natatarget na din talaga itong si VP Sara. At alam mo, it's only a matter of time, tingin ko, bago humiwalay na talaga at bumiyak na ito pong unity team, di ba? At tuloy-tuloy yung pressure mula sa House at sa Senate. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Live po tayo mamayang gabi.
See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.